This is history in the making. Say it in the comments. Ang simula, of course, ng Playmaya tournament, bibinyagan ng Layla at ng Mia. Oh my God. For all aspiring gamers out there, this is the game to watch. Sobrang on point eh. Kasi kapag kunyari bago kang player ng MLBB, una mong malalaro, uy, ito yung ginamit ni Cong TV, oh. Layla, uy, ito oh, yung oh. ginamit ni, ito yung ginamit ni Ghost Wrecker, oh. Kasi tutorial heroes, mga kaibigan. Pero this hindi tutorial, kundi final game ang inyong matutunghayan ngayon as we head out sa game number 3. Let's go! Playmaya Celebrity Showmatch, Cong TV versus Ghost Wrecker. At Kuya Shinbo, nag-chat na nga. Nag-chat na nga. Tignan mo ha. Tignan mo yung top lane. Basahin mo. Tignan mo yung main. Ano sinabi? Hinahamon kita, Layla. Doon tayo sa gold lane. Tignan nyong mabuti yung minimap, pare. Lahat ay doon pumupunta. Kumbaga, natalo pa nito yung ano eh. Talo pa nito yung Batman Superman noong 2016 eh. Talo pa nito yung Civil War. Ayan na nga. Tinawag yung mga kape. Oh, pero Joe, sabi na amo kita. Eh, alam mo yung sa viral video, yung lugi ako ron ah. Sabi ni Cong TV, lugi ako doon ah. Biglang may bakas. Nagkayayaan, nagka-messenger, nagka-copy man, nagkahamunan sa comment sections. Nung nag-meet up, may backup. May si backup Rekker. Pala. May backup pala. Kumbaga nagkahamunan eh, no? Sabi ni Cong, oh, huwag kang tatawag ng backup ah. Sabay nandun pala, parang 90s movie, ladies and gentlemen. Pero buhay pa rin si Cong. Yun yung problema doon, Shinbu. Tinatlo si Cong TV sa top lane. Yes, pero buhay pa rin. Pero nag-sprint lang siya palayo. Na-imagine ko talaga pag uminom ng tubig si Cong. Baka di na makarating yung tubig sa bibig ni Cong. Sa sobrang hinig. Nako. Ibang klase. Feeling ko, dito ka nalang tumingin eh. Sa lane ni Cong, tsaka ni Wrecker. Lahat sila. Kanya-kanya. Kanya-kanyang pananabunot sa kay Wrecker tsaka kay Cong. Hindi na makalabit yung dalawa sa isa't isa. Kumbaga pare, parang ano ang nangyayari ngayon, no? Yung mga teammates nila, mga bataan nila ngayon, yung yumayatap sa isa't isa. Oo, pre. Imbis na sila. Ganong galupit. Hindi nga sila nagkakalapitan eh. Hindi nga nila na normal yung isa't isa eh. Kumbaga hindi pa sila pang prime time eh. Kumbaga sabi niya, oh kayo muna guys yung magbubugan, mamaya na kami, magpa-farm muna kami. Parehas pa silang level 3. Tapos yung mga ibang campaign nila, nako, ayan na, sumali na din zero si Beast. Oh, yon, andito na rin actually yung Ling, mga kaibigan. I've seen a time as a Blaze gets casted. Nakapatay si Cong! Nadali actually niya yung baret. Ay, yung back siya doon. Yung mga kaibigan, Wrecker naman goes on the priority for the 5 flickers ito dito para manakam si Wrecker. Wrecker na flicker palayo at umabol din si Cong. Pero si Cong, ang lali. Oh, si Cong! Tinamaan ang pala dito si Cong. Mega kill para dito kay Atab TT, pero siya ay na-shutdown dito. Pero ang storya ng laban, buhay pa rin si Wrecker at buhay pa rin si Cong. Shinbu, grabe no, yung mga kampi nila parang hinahain na lang sa kanila yung ulam. Sinusumo na lang sa kanila yung ulam. Ganoon galupit yung protekta nitong mga teammates dito ng Fantasma kay Ghost Wrecker at Team Payaman kay Cong. Look at this! Hindi na iniwan ni Nikalay actually si Cong dito, no? Tapos natunaw rin siya. Kaya talaga eh, kaya ng Lunox matunaw ng tank, no? Lalo pa kung hindi pa nakuha ng mga defensive items dito yung tank na gusto niya. Pero exclamation point, mga kaibigan, at medyo nakakaparanta kasi may Natalya na umaaligid-aligid sa kanila. Dwanig dito si Ryota at Benedetta. Tapos of course, Ryota hindi pa infiltratory dito. Binalihan na crowd control niya ng kumbra natin. At TBDB si Paring Toe, alam nila ang gagawin doon para rin mapigilan lahat ng puwersang nanggagaling mula sa Team Fantasma. At mukhang tuloy-tuloy pa rin dito si Atab TT. Atab TT, ibang klase yung kanyang Natalya. Ito, mahirap pagkabag may Natalya kang kalaban, pare. Dapat lagi kang may spider senses. Dapat alam mo kung lagi ka dapat aware kung nasan yung Natalya. At gayon yung nagiging problema ng Cong TV. Meanwhile, sa kabilang banda. May laban pala doon. Hindi natin
Dinampla si Jan Leonard. Okay na rin eh, nawala na rin yung gold minions eh dun sa gold lane. So pwede na rin tayo sumilip sa ibang objectives. Pero talaga akin ano na lang, himala na lang na magkabanatan si Wrecker tsaka si Cong. Ito na, ito na, 1v1 1v1 Legend ang tawag ng baka. Tinawang si Dito. Ayun na si Cong. Ayun si Wrecker. Nadali ni Cong. Nakuha ni Cong yung isang kill against Wrecker. 1-0. Grabe. Grabe si, grabe yung ano, yung tag team movements ni Cong TV. Doon nalugi si Ghost Wrecker. Kasi si Cong nag one on one sila, itong si Cong TV, may tag team pala. Nag-switch siya move. And actually si Cong. Sinusubukan pa rin talagang maulit-maulit si Cong dito. Even actually Coyote committing to a para makadali na walang dalang. Na ayun mga kaibigan, let's see here. 8-1 for the running game. That's gonna be the Lunox going down. Tapos yung Ling naman natin nakuha dyan. And sunod-sunod yung nakakuhang kills ngayon ng Team Cong TV. This time not in the lane na involve yung dalawang influencer natin. Ibang klase pare, no? May laban pala sa kabilang ibayo. Pero sa sobrang intense kasi nangyayari dito sa top lane, pati yung mga tore, hindi rin nababawasan. Shinbu, ganoon sila kalupet. Meanwhile, may bawi si Louie dito. Ay, si Louie kay John Leonard. Pero ang tunay na action ay nandito sa taas. Nako, eto na, makikita si Cong. Kaya-kaya niya mabuhay dito. Wala na siyang mga kasama. Nalate si 2 dito. Kaya mang solo talaga ng ano, Natalia, lalo na Natalia yung target, no? Pero syempre, hindi na naman kaya tumagalan Natalia dito kung ang dumating nga yung Ling. Tapos si Coyote dito walang backup din. Kaya naman ang daling tutunawin dito ng Team Payaman, si paring Coyote dyan, a knock-up being done. And of course, that actually allowed for Wrecker to go for the push habang nabibisi yung Team Payaman kay Coyote. Gusto ko na nakikita natin dito yung mga mukha ng mga influencers natin. Tignan mo kung gaano kaseryoso this time si kaibigang Wrecker. Hindi na siya sumali doon sa laban. Sabi niya, kaya niyo na yan, guys. Push na yan. Oo, push na. Tignan mo, nag-super jutsu na. Hinahawakan niya na yung noo niya kanina, Kuya Shinbu. Ganun na kaseryoso si Wrecker this time. Oh, ito na yung ano naman. Wrecker! Walang kasama, walang backup, full force, buong puwersa na sinugod ni Wrecker dito si Cong. And Wrecker came out on top. Ang running score sa game natin, 1-1. Nanunuro na rin si Cong. Nanunuro na rin. Naglalagay na rin ng mga secret jutsu. Meanwhile, si 2 ay makakuha dito. Coyote, tumatakbo. Lima pa rin dito sa side ng Cong TV ang buhay. Kakabuhay lang ni Cong. Oh no, this is reminiscent Shinbu na nangyari nung last time na performance ni Cong TV. Yung pinupugo siya. Tapos yung mga kampi niya, yun yung lumalakas. Meanwhile, eto sa gitna, Nikale, trying to 2v1. Oh. Yun lang, nahuli ng elapsed daytime dito actually. Nakaan ng Benedetta mga kaibigan. And kailangan nilang maging alerto dito sa Benedetta. Kasi right now, yung running score yata ni paring Ryota. Okay, 2-2-2. Pero 2 core items na si Ryota Didi dito ha. Masakit na to ha. At tingnan mo yung una niyang item. Anti-armor, anti-ano kagad. Anti-damage kagad. Madulas na Benedetta kapag Hindi kasi siya tumagal and because of that armor. Tsaka inherently mataas talaga damage ng Benedetta eh. Kahit ganito yung build mo, di ba? Kahit isa lang na ano damage oriented na item, ang gusto mo is actually survivability. Lalo pa ang taas din ang mobility. Esmeralda, yeah. Gravity down. Para doon, naklip na naman. Actually, natin camera nakatingin tayo dito para kay paring ko. Kumukuha siya ng sniper dito sa my top lane side natin. Tandaan na nakakuha ng tulak dito ay sila Wrecker. Ultimate Ikinas dito ni Pating 2 para kay Wrecker. Pero Wrecker is kiting back. It's gonna be the back siya going down. And now sa may pinakaloob ng laban natin. Na ang ating kahit mga kaibigan sa may pinakaligod na malamang si Ghost Wrecker dito. And killing spree being unlocked here. Para kaya tayo ng Ryota. 2 sa may pinakarap. Nag-engage si Ryota. Brute first first play talang kanyang availability at kanyang kakunatan. Should be enough to actually take the firepower in sa mga member dito ng Team Payaman. Ryota. Elapsed daytime. Enough na yon mga kaibigan. At tipi-tipihan na lamang ang kanilang gagawin sa isa't isa. Shinbu, tama ka sa mga sinabi mo, no, kay Ryota DT. Because of this brute force breastplate, hindi siya kagad mapatay. Look at that, tumama na dito lahat ng diba? Blades and templates of blades. Pero madulas ka na, makunat ka pa. Paano ka ma-hattle diba? Dito ng side ng Cong TV? Tinatakbuhan na si Ryota DT.
Tapos bong links, hindi lang yun. Actually, the brute force breastplate works really well with the bloodlust axe, no? Ay, kung di ako nagkakamali, bloodlust axe provides enough lifesteal, tama ba? Ayun, nakabalik, di ba? Again, tasam lang ng damage mo. If you deal consistent damage plus attack speed, then you get enough health back mula dun sa bloodlust axe. Pero gaya ng laban natin na natunghayan mula game number 2, hindi tapos ang laban na nangyayari on the top lane side. Ladies and gentlemen, 18-23 on running score. Nagpangita si Wrecker, kasama rin si Louie dun sa Vibrash Toll. Pero sila pa, nabukit sila ng Chaos Bolts ng Lunox natin. Maalaman yung Lunox doon, hindi pa rin enough yun. It's gonna be the members here. Team Payaman stepping up with Nika, Leyen 2. At hindi na kailangan pa dun yung ating Ling to get the win against Cong TV. Kuya Shinbu, talagang tuloy-tuloy pa rin ang action dahil si Coyote na naman nag-isa-isa. Dito ang Team Fantasma nag-audition sa Team Payaman. At yung kalamangan sana nila kanina doon sa top lane kay Ryota ay bigla na lang nawala. At tignan mo, itong si Cong TV lakad-lakad lang. Siya pinakamahirap ngayon. Sinimulan yung Lord. Sinimulan yung Lord. Diba? Siya pinakamahirap ngayon pero mukhang kasama sa plano to lahat eh. Kasama, oh my all God, plan. Nawala na rin si Ryota Didi. Oo nga, parang na-miscalculate yata ni Ryota yung damage niya mula doon sa Alecto. And of course, the damage na pwedeng ibitaw. Oh my, mukhang tuloy-tuloy pa rin ang laban dito. Show, mamba out na lang sa kanyang pagtakas. Meanwhile, si Natu ay nandito pa rin, Rusy Beast. Ay, nako, yun exclamation point. Pasok ngayon dito si Atab DT. Abang si 2 ngayon ay kalahati na ang buhay. 2, napapalapit na lang. 2, nako po, mabubuhay pa ba siya? Hindi na ata, knockups coming in. But buhay pa rin si 2 dito. Kayote, ngayon namumula ang gulo ng laban. Ang daming nangyayari. Pero mukhang ang lamang ay ang team ng Cong. Pero sabi ni Atab DT, hindi pwede. Ako pa rin ang mananaig. Ladies and gentlemen, Team Ghost Wrecker trying their best to withstand itong nangyayaring laban na to. Alam mo ba, ang taas ng kapasidad nila, you know? So, sorry, napindot ko pala accidentally yung mute ko. Ang taas ng kapasidad nila, Bong Links, ang taas ng kapasidad ng bawat players dito and even heroes to actually get the burst on quick sa backline. Diba? Oo. And parang kaya tagal nung laban kasi ano eh a lot actually is has enough dashes to escape even with a sliver of health. Yeah, parang kumbaga kasi nakita nila lahat sila dito. Ano eh may mga X Games na galawan eh. May mga kanya-kanyang exhibition eh kasi alam nila ito na yung pwedeng final game. Kailangan nila magpakita ng gilas. Wrecker, wala do. Inabangan si Nikale. Pero nabugan ni Nikale, maibigan. Tingnan natin sa may pinagitna, Ryota DT, Alecto yata yung binato niya doon. At ayun na nga, after Alecto, slash-slash din, mula sa Tepes of Blades. Pero may enough distance ang magagawa si Ryota, kasama din yung eye for an eye. Yeah, men, ito kasi yung nagiging dilema. Ito yung nagiging dilema ngayon. Gulat ako. Yung ano yun, yung sticker ng isang team. Ayan, team ng Evos. Pero ito nga yung nangyayari dito kay Shinbu, no? Wala, pag wala dito si Coyote, manlalambot ang team ng Ghost Wrecker. Kaya rin napalitan si Ryota Didi talaga dito mag-breastplate eh. Kasi kailangan nila ng sasalo ng damage. Meanwhile, yung Cong kasi dito, percent damage and crits, sila umaasa. Look at this! Tuloy-tuloy pa rin. Rusy Beast, nandun-dun-dun-dun. Oh! Yappy, hindi pa rin tapos siya talaga. Coyote dito na nanlambot. Lagi talagang kawawa si Coyote dyan. Mula pa lang sa kwenta ng Looney Tunes Roadrunner naman. And now, Wrecker here, keeping his distance. Namaalam si Louie doon. Nikali ngayon. But si Ryota dito, kumuha ng slash. See, elapsed daytime. Makakahabol nga ba siya? Hindi. Wrecker sa may pinakalikod. Nahabol naman kay paring 2. Ang layo ng distance. Kailangan nabulin ni Wrecker. Nag-farm na lang. Kaya yung Lunox naman, hindi ba nakita sa screen dyan? It's gonna be going down mula sa Benedetta. Wow, man, toe-to-toe na laban dito, Diyos ko Lord. Kumbaga sa basketball, parang nakatres yung isa, nakapag-alley-oop naman yung kabila. Kanya-kanyang pakita dito. Ang nakakuha pala. Dalawang bola sa isang court. Dalawang bola sa isang court. Yung referee, naguguluan na rin kung sino yung titignan. Ganito kalupit itong showmatch. And naku, nawala pa si Wrecker dito. Ito pa, testing dito, lamang ang Cong TV, sila nandidikta ng laban. Pero Ghost Wrecker ang nakakuha dito ng Lord. So may space sila dito para sa mapa at para makagawa ng play.
And again, oh, alam natin talaga na habang tumatagal ang laro, siguro man ang dami nating kills na nakukuha that it doesn't necessarily translate towards any objective. Still, pag nag 20 minutes tayo, Manjin, gaya nga nang naturo mo sa akin, you have a lot of dead timers to deal with. Oy, Atab, Atab, relax lang. Atab, Atab. Spider sentence si Atab dito. One, si Cho dito ay mag-isa. Naku, kaya yan eh. Kaya yan. Oh, alright, sinundot. Oh, sinusundot. Sinusundot si Louie. Let's see here. Oh. Okay, elapsed daytime not gonna be enough to actually escape even with that eye for an eye. So I think hindi na nga mabubuhay doon. Hindi pala, hindi talaga nabuhay ang Benedetta natin. Ang sunod naman makakuha ng kulay dito ay si paring Atab as he gets another kill. Record to the front line, nakuha ng Santelmo dito ni Nicolay. At doon naman dumidipend sa deck yung aring Baksha. Ha! Double kill na nagawa dito ng aring Natalia. Yan! Tapos double kill din na nakuha ng Lunox. Kills after kills, pero that is a big streak here by Team Cong TV. 4 kills against Record. Yun nga, pwede nilang actually ituloy yung top, yung mid tower dito hanggang base. Wala si Louie. Pare, yung mga star players natin, pare, tabla. Tabla yung score. Tabla yung deaths, parehas din. Parehas lamang, kumbaga. Parehas lamang. Parehas lugi. Ayan na nga. Krinosan na nga, mga kaibigan. And here comes the Roadrunner. Pero ang pangalan niya ay Coyote. On the back Coyote siya! Pinompiang, pinompiang siyempre ng Cupra sa may Gedli ng Dude si Ryota. Tapos ay. Pinangiwan niya. Dito na nakuha ng nakapara kay Ryota. Dito para walang pandaka para kay 2. Nasa may Gedli si Nicolay doon. And I think hindi na talaga pwede lumaban ng mga taga-members ng Team Payaman. Lalo pa walang Link. Brilliant. Walang Brilliant. Ay, nako, Layla. Brilliant, mga kaibigan. At dumating na nga si Shaw dito. Tempest of Blades kay Atab. TT, kill, kill. And that is gonna be delivered here by the members of Team Payaman. Double kill with an ace against the Wipeout against the members of Ghost Wrecker. Ubos ang Team Ghost Wrecker. At tignan mo naman si Cong. Tignan mo naman si Cong. Hindi na kailangan sumama kay Cho. At hindi na rin kailangan sumama kay Tu para tapusin itong laro. Focus pa yan. Grabe. Focus pa yan. Focus pa yan si Cong. Focus pa yan. Talaga nang walking the dog eh. Naglalakad na lang sa top lane at tatapusin na ng mga kampi niya ang laban. Pampicture. That's Team it! Payaman. That's it! Ladies and gentlemen, Cong TV is your champion para sa Playmaya Celebrity Showmatch. Still undefeated! The championship, Layla, nagpakita dito. Guys, pagmasdan nyo ang mukha ng isang kampiyon. Dugo at pawis. Pawis! Ang binuhos dito ni Cong TV. Damdamin nyo. Damdam na damdam nyo, Cong. Cong, congratulations, pare Koy. Maraming salamat po sa lahat ng naniniwala at sumuporta at umintindi sa kalagayan ko sa laban na to. Grabe. Men, ang dami mong deaths sa laban na 'yon. Inexpect naming lahat. Kasama ba sa plano ang 10 deaths? Mm. 10, 'yun na 'yung limit noon. Pag hindi naabot ng 11 'yon. 'Yun na 'yung threshold noon, 10 deaths. Tapos alam ko pag na 10 deaths sa sacrifice ako, tapos na 'yung laban. Tapos na 'yung game. Tapos na 'yung laban. Grabe. Hindi nyo naramdaman, no? Hindi talaga ramdam. Hindi ramdam yung Layla talaga. Hindi ramdam talaga. Kung ito, talaga may specific na nangyari sa laban, men. Hinamon ka ni Wrecker. Hinamon ka ni Wrecker sa gold lane. Hinamon ka ni Wrecker sa gold lane. Binarag ka nila, tatlo sila. Inatake ka. In-expect mo ba na tatlo sila doon? Nabuhay ka pa doon, eh. Oo. In-expect mo sila kaya tumakbo agad ako nung nakita ko sila. Sabi, hindi niyo ako may isahan. Kahit tatlo pa kayo. Ang galing. Takbong magnanakaw nga yung nangyari. Ito na. Walang iba. Si Wrecker. Si Wrecker. Ito gusto ko malaman. Ano ang nasa plan at nasa isip mo nung chinat mo, nung inamon mo si Cong doon sa gold lane? Tinignan ko lang kung papauwiin ko na yung teammate ko. Pero mga papauwiin ko na rin talaga. Grabe!
Pero guys, so, ito, okay, nadaya ako dun eh. Nadaya kami. Ano nangyari? Bakit? Nag-clicker ako. Oo. Tumakbong, takbong Marikina. Takbong Luneta eh. Parang nag-jogging bro eh. Iniiwan kami. Nadaya kami. Oh my. Pero, yeah. Wrecker still, man. GGWP sa team. Pero this time, ang nanaig, undefeated pare. Undefeated pa rin. Si Cong TV at ang kanyang Layla. Hindi nyo pa in-expect yung Layla dito, pare, na makukuha o binigay nyo talaga? Sabi ko, iban. Inaway pa ako ng mga kasama, pre, iban nyo na. Kasi pa nag-Layla yung sacrificing mode yan. Hindi binan. Hindi nirespeto. Hindi nirespect ban yung strategy. Mga bastos! Hindi pa yata updated yung teammates mo dun sa strategy yun eh. Yung Layla na yun. No? Wala, iba pa, ibang meta yan eh. Pang ano kasi yan eh. M4 na tayo. Sa M4 na tayo ginawa M4. Yan eh. M4 na. M2 pa lang tayo. Nasa M2 pa lang tayo eh. Advance ang mga meta ko dito. Way ahead of my time. Advance. This is crazy. Actually, sobrang ganda ng laban na idinala nyo dito, mga tol. And alam nyo naman, syempre, ginawa itong tournament ninyo, itong laban ninyo. Actually, itong laban ninyo to launch a tournament. So, gusto sana namin humingi ng mensahe sa lahat ng mga sumusuporto sa inyo, naniniwala, at na sumusunod sa, sumusubaybay sa mga contents ninyo at galawan. On inviting them towards our tournament. Mauna ka, Ghost Wrecker. Ayun, sa mga nanonood dyan, iniimbitahan namin kayo sa darating na Playmaya tournament. So, stay tuned lang kayo dyan, manood lang kayo dyan. At ayun na, maraming salamat sa mga nanonood ngayon. At isa na ako sa mga tinalo ni Boss Cong. Pero hintay mo, Boss Cong, yung mga tinalo mo, magugulat ka. Baka kami yung magkakasama para talunan. MLBB universe, no? Oh, may bawi. Parang may bansi eh. Sa itong araw na to. Kaya congrats. Piling ko sa finals nung tournament eh, pwede, no? Pwede, parang pwede. Commissioner Anthony eh, pwede na. Ikaw, Cong, mensahe mo para sa mga fans, para sa mga nanonood ngayon. And for the ayun, sa mga paan na sumusubaybay ngayong araw sa Team Payaman, siyempre sa Team Fantasma, sa lahat ng sumuporta ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, iniimbitahan namin kayo sa Playmaya Tournament. Ito ha, pwede kayong mag-register through Playmaya app or Smart Padala Centers. Yun! Two ways of registering dito sa Playmaya Tournament. And take note guys, ang prize pool dito is, alam ko, pagkakarinig ko, nasa over 10 million pesos. Oh. 10 million pesos?! Yeah, katapos sa ML Grand Champion 2 million. PUBG 2 million. Tapos COD Mobile another 2 million. Grabe. Grabe 'yun. May expect ba namin? Ko, ha? May expect ba namin ang Team Payaman squad at ang team